atención, señor Antubacía, hay mga riders. No! Yan, magandang hapon sa lahat kamoto. Yan, live tayo ngayon dito sa may Parañaque Sports Complex kung saan ngayon ay nagkakaroon ng seminar ang Riding Safety Advocate of the Philippines. At kasalukuyan po na nagsasalita ngayon si Congressman-elect Bonifacio Bosita. At dun sa mga gusto pang humabol dito, I think pwede pa yung mga malalapit dyan. Ang programa po nito ay nagsimula kanina ng alauna ng hapon at magtatapos naman mamayang alas 6 ng gabi. So, dito sa mga malalapit pa ho dyan, baka po umabot pa kayo. Punta lang kayo dito. So, katulad nga nung naipangako ni Congressman noon na siya ay retired colonel pa noon ay ayan nakayon ay nakaluklok ay tuloy-tuloy nga yung advokasya niya. Hindi daw porkit na siya ay congressman na titigil na siya dun sa isinusulong niyang advokasya para sa kaligtasan ng mga motorista sa kalsada. At eto nga ho, makikita niyo ongoing po yung ongoing yung seminar. Kalikod ko ayan ang kagandahan din dito sa lugar nila ay air condition po, so wala po tayong problema yan, dahil sa init na rin ng panahon. So dun po sa mga gustong sumunod, sunod lang po kayo. Ngayon po ay ang estimated namin is nasa 1,000 na pataas yung nandito sa seminar. At patuloy pa rin na dumadating yung mga tao dito. So yun ang po muna ang update natin para sa ngayong araw na to. Jella for to go PH at yan. Maraming salamat po sa inyo. Kumoto. Ipakita ko, sumagot ka. May tanong ako sa inyo. Noong mga nagdaang taon, naniniwala pa kayo na may fixers sa pagkuha ng lisensya? Meron wala? Marami! Yan ang dahilan kung bakit maraming namamatay na Pilipino. Pwede magka-lisensya kahit walang alam. Agree! Disagree! Agree! Walang seminar. May pera, pwede magka-lisensya. Sa madaling salita, napabayaan ang road safety education. Kung bakit maraming na